Hello Madlang Signers! Welcome back to my channel, and for our today's vlog ay magkakaroon ulit tayo. This time is the teaser review from the movie Miracle in Cell Number 7. Oh, Miracle in Cell Number 7, starring Mr. Agamulak, si Vigor, and Miss Bela Padilla. Okay, bago tayo magbigay ng teaser review, ay ipapakilala ko muna sa inyo ang mga artistang magsisipagganap dito sa movie Miracle in Cell Number 7. Simulan natin kay Mr. Agamulak. Alam naman natin na si Agamulak is one of the best actors of his generation, di ba? Marami na siyang movies na ginampanan at marami na rin siyang awards na na-receive sa kanyang showbiz career. Sama na natin si Sia Vigor. Si Sia Vigor ay na-discover sa It's Showtime segment na Mini-Me. Ginaya niya yata dati doon si Miss Selena Gomez, I think. Okay, di ba? And then nanalo siya sa program na yon, sa segment na yon. Tapos sumama din siya sa Your Face Sounds Familiar, at ang ginagaya niya dati doon na alam kong nag-trend ay si Taylor Swift. Next na character ay si Miss Bela Padilla. Ayan, si Miss Bela Padilla. Si Bela Padilla ay isa sa pinakamagaling na manunulat ng kanyang henerasyon. Siya lang naman ang sumulat ng Luck at First Sight, Camp Sawi, ano pa ba? Last Night, and yung Meet Me in St. Gallen. Ayan ang mga movies na sinulat ni Miss Bela Padilla. Of course, hindi rin naman matatawanan ng mga supporting actors. Nandyan si Mr. Joel Torre, Mon Confiado, JC Santos, Jojit Lorenzo, at si Mr. Saul Soliman. Grabe, ang iba sa mga yan ay theater actors pa. Kaya naman, inaasahan ko talaga na talagang balde-balding luha ang mararamdaman natin dito sa December 25 sa pagpapalabas nitong movie na ito. And kung yung Korean movie ay nagpaiyak sa atin ng maraming luha, how much more this Filipino version? Alam naman natin na kapag may Filipino version is talagang nakasentro ito sa family. Kasi sobrang, alam nyo na, family-oriented ang mga Pilipino, diba? Kaya naman, sa teaser pa lang ito ha, mind you, teaser pa lang ito, hindi pa po ito pinaka full trailer. So teaser pa lang, kaya naman inaasahan ko na sa trailer nito ay sobrang mas nakakaiyak pa at mas nakaka-touch pa ang ipapalabas ng Viva Films. Kaya naman, para mas makarelate kayo sa pinag-uusapang teaser movie ng Miracle in Cell Number 7, narito, panoorin yung lahat. Bye, Asha! Bye-bye po! Bye! 1, 2, 3! Bye-bye, Tatay! Bye, Asha! Thank you, God, sa mga blessings na binibigay niyo sa amin. Salamat, God. May Yesha ako. General Kumpag, magugulan si Yesha! Ang silito, tatawagin kayo kumasang sa batang. Anong motivo mo sa krimen? O si Lito, pangalan ko. Pwede niyo ako tawagin Lito, taga Laguna. Bosol! Bossing namin dito. Ako naman si Bong. Hu. Choi. Mambo. Ako naman si Celso. Tatang na lang itawag mo sa akin. Yesha! Yesha! Tay, hindi po ba preso to? Oo, preso. Eh, di ba po mga salbahe lang po yun dito sa preso? Mabait naman po kayo, di ba? Oo, mabait ang tatay, Yesha. Hindi ako kriminal. Sila lang. Patay tayo dyan. Lahat na nangyari sa anak ko, mangyayari sa anak mo. Hindi ko ginawa. Wala akong pinagawa. Hayop ka. Thank you.
tatay. Merry Christmas! Merry Christmas! Wala po akong gift sa'yo. Meron! Ikaw! Ikaw ang gift mo sa akin. Kasi mahal na mahal mo po. Ayan! Naiyak talaga. Ayan! Ayan, at napanood nga natin ang teaser ng movie Miracle in Cell No. 7. At ang masasabi ko lang talaga ay sobrang perfect para kay Aga tong role na to. And mind you, yung lead star ng Miracle in Cell No. 7 sa Korea, si Ryo Seong, Ryong ata yon. So, kinongratulate niya yung bumubuo ng Miracle in Cell No. 7 kasi nagkaroon nga ito ng Philippine version. And sobrang nakakatuwa kasi yung fit lahat yung character eh. Diba? Fit lahat yung character from Korea na supporting cast and then sa Pinoy na supporting cast. Sobrang fit lahat ng character na inilagay nila dito sa movie ito. And also, si Bela Padilla, fit din siya doon. Alam ko si Park Shin-ye yata yung doon sa Korea. And si Bela, sobrang halos magkamukha din naman si Park Shin-ye tsaka si Bela Padilla. So, feeling ko talaga this coming December, magiging best actor dito si Aga sa portrayal niya dito sa Miracle in Cell No. 7. At hindi na rin ako magtataka kung mananalo dito ng best support, ng best child performer tong si Sia. Kasi napakaganda kasi ng Korean movie na to eh. At para magkaroon ng Pinoy version na ganito, sobrang... Siyempre, alam naman natin ng mga Pilipino eh, sobrang family-oriented tayo pagdating sa ganito. Tapos si... sa ganitong movie, di ba, sobrang makaka-relate yung ating mga Filipino viewers dyan. And tapos, yung role na ginagampanan pa ni Aga is meron siyang mentally challenge, di ba? So, may intellectual disability si Aga dito. So, nako, so ang ganda, nakakaiyak. Teaser pa lang itong pinalabas ng Viva Films, pero naiiyak na ako. So, kaya naman, sa darating na December 25, I invited you everyone to watch this Miracle in Cell No. 7, ha? And also dapat suportahan din natin ang lahat ng pelikulang Filipino. Nandiyan pa din ang Mission Unstoppable ni Min Mendoza and also the M&M ni Miss Ann Curtis and ni Vice Ganda. And sa lahat ng mga pelikulang Filipino pa na ipapalabas sa MMFF this coming December 25, please suportahan po natin. Okay guys, nakakaiyak, hindi ako makaano. Okay, that's all for today. See you next time dito lang sa KurTV.